Merry Christmas! Merry Christmas din po! Merry Christmas! Teka, nasan si Vince? Nandun po, nababaliw. Nababaliw? Buisit kang plates! Panira ka ng bakasyon! Merry Christmas! Kung akala nyo makakapagpahinga kayo tuwing Christmas break sa college, diyan kayo nagkakamali. Parang ayoko na mag-college ah. First year college. Tandang-tanda ko sa first year architecture student dahil nga di pa sanay sa bagong environment, naglo-look forward ako sa Christmas break kasi iniisip ko, ito yung panahon kung saan makapagpahinga ako mula sa mga adjustments at stress ko sa studies. Pero to my surprise, nadagdag pa pala siya. First year pa lang, ipinaramdam na sa aming hindi biro ang course na pinasok namin. Mic check. May joke ako. Ano? Architecture. Mukhang di nga talaga biro ang architecture. Ipinaranas agad ang impyerno ng Christmas break kasi binigyan kami ng plates! Hindi siya plato. Yun lang ang term na gamit sa college for architectural drawings. Yung pinakahihintay kong bakasyon, nawala na parang bubbles. Okay class, magbibigay ako ng plates nyo for this Christmas break. Wait lang ma'am. Teka, tama po ba pagkakarinig ko? Bibigyan nyo po kami ng schoolwork sa Christmas break? Aba, mag-uwel ka kami! Di ba, classmates? Oo nga, si Vince! Ayaw nyo? Pwede nyo namang di gawin. Ay, talaga ma'am? Oo. Babagsak nga lang kayo sa subject ko. Okay, classmates! Galingan natin! Buti sana kung madali lang ipapadesign like toilet and bath or master's bedroom. Yung tipong isang ere lang ng bahay, pero hindi. Beach house! House! Isang buong bahay! Beach house na pagkalaki-laki pa ng lote. Ang dami pa gusto ipadagdag na rooms kaya mas mahirap ang plano. Bukod kasi sa living area, dining area, kitchen, bedrooms, at toilet and bath, mga typical na area sa bahay. Gusto rin magpalagay ng music room, art room, game room, entertainment room, barber room, party room, party room. Basta marami pa. Kulang na lang magpalagay na ng golf course dun sa loob. Hindi ko alam kung nangyayari pa ba to sa lahat ng archi student ngayon kung saan bibigyan sila ng plates tuwing Christmas break. Pero nung time kasi namin, ay, tanungin mo mga archi students sa iba't ibang university, meron din sila. Meron din kayo? Ha? Nang ganun? Nang alin? Ang pinaka nakakainis dito ay yung tipong nagsasaya mga kapamilya mo habang nagno-noche buena tapos ikaw nasa harap ng table mo, gumagawa ng plates. Yaka na! Joke lang pala. The joke, di naman ganun katindi, pero parang ganun na rin. Ganito kasi eksena ko dati. Gawa ng plates, tapos titigil ng Noche Buena para kumain, then balik na ulit sa harap ng table para mag-drawing. Same din sa New Year, sa Medianoche. Kagawa ng plates, titigil lang ng saglit para kumain, magpapabutok, then balik na ulit sa harap ng drawing table. Hindi kasi intindi ng una kong binanggit, pero malala pa rin, di ba? Hindi pa ako procrastinator noon, pero hindi ko pa rin siya nagagawang matapos ng maaga. Ayoko na talaga! Joke lang ulit. Hala, paano ko ito ibabalik? Eh syempre, first year, hindi pa sanay sa paggawa ng plates kaya mabagal. Hindi ako nagpapalusot. Nandyan yung hirap ka magpantay ng tracing paper sa table. Matatapunan ng tubig o kape yung plates mo kasi di ka pa ganun ka maingat. Tatama rin ka gumawa ng border, kakalat yung ink ng pen mo sa triangle or T-square. Pagguguhit ka, bigla ka mababalian ng tech pen kasi wala. Syunga ka lang talaga. And the list goes on. Lord, para sa ba talaga ang Christmas break? Para sa... Tapos, pagbalik mo ng January para ipasa yung plate na pinaghirapan mo ng buong bakasyon, makikita mo lang na yung i-grade ng prof mo ay 70? Yahoo! Pasado! Buti pa si Vince, pasado. Ako, 68 lang. Ako nga, 65 eh. Second year college. Medyo sanay na ako sa paggawa ng plates nito. Hindi sobrang bilis. Hindi rin naman sobrang bagal. Saktong bagal lang. Pero during that time, at some point inisip ko na baka walang ipa-plates nun kasi medyo mas chill yung prof namin ng second year compare nung first year kami. Good morning class! Malapit na pala mag-Christmas break, no? Sir, since magpapasko na, baka naman po pwedeng... Bibigyan ako ng plates. Sir, please naman. Bibigyan ako ng plates. Kasi... Bibigyan ako ng plates. Sir, pakilayo ng muka. Ay, nagbigay pa rin ng plates. Pero okay lang. Kasi gaya nga nang sabi ko kanina, hinubog na ako ng panahon.
Mas eksperyensyado na akong tao. Hindi ko na natatapunan ng tubig, ink, or kung ano pa man ang plates ko, no? Kuya, gusto mo nito? This time, ang pinagawa naman sa amin ay mosque. Di siya ganun kahirap kasi maraming guide sa internet paano magplano ng mosque. Yung planning ng ganung klaseng structure, di mo naman kailangang sobrang baguhin. So, isa yun sa nakabawas ng oras ko sa paggawa. Alright, may extra time pa ako para mamili ng gamit sa Starbright Office Depot! Ang nag-sponsor sa video na to! O ha, may sponsor na naman. Ang Starbright Office Depot ay isang store kung saan pwede ka makabili ng mga supplies na kailangan mo sa bahay, school, at opisina. Mula retail at wholesale ng office, school, at janitorial supplies, IT equipment, furniture and fixtures, hanggang general merchandise, meron sila! Wow, nandito na pala lahat ng kailangan ko? Jowa na lang. Jawa ba ka mo? Meron din yan sa Starbright Office Depot. O, yan si ate. Cashier siya dun. Jawain mo. Ay, gusto ko ng work from home setup. Kailangan mo ng work from home setup? Hello? Starbright Office Depot? Pakipadala naman siya ng office furniture and supplies dito. Thank you. Charon! Work from home setup. Complete. All thanks to Starbright Office Depot. Wow, kompleto na setup ko. Trabaho na lang kulang. Tamang-tama, mabenta rin ngayon ang school supplies kasi balik eskwela na ang mga estudyante gaya mo. So saan ka ngayon bibili? E di sa Starbright Office Depot. Tama, madali bumili ka na. Bukod sa kompleto sila sa lahat ng pangangailangan mo, affordable at magaganda rin ang quality ng mga produkto dahil kilalang mga brands ang binibenta nila dito. Oha, oha? Marami rin silang branches all around the country. Meron sila sa General Santos City, which is the main branch, sa Coronadal City, Davao City, Cagayan de Oro City, Cebu City, Malabon City, at Quezon City! Dadami pa yan, to the point na masasakop na nila ang buong Pilipinas. Ay, malayo sa amin yung mga branches nila. Paano ako makakabili doon? Siyempre, nagde-deliver rin sila ng kanilang mga items, no? All you need to do is go to their Shopee account at i-follow sila para doon ka maka-order. Link on the description below. Nandiyan rin ang iba't iba nilang social media accounts at website kung may iba ka pang tanong. Yung link din nasa baba. Ano, saan ka nga ulit bibili ng mga supplies? Sa Starbright Office Depot! Wow, very good! Bigyan kita medal. Thank you Starbright Office Depot for sponsoring this video. Okay, balik na sa kwento. This time, ang pinagawa naman sa amin ay mosque. Di siya ganun kahirap kasi maraming guide sa internet paano magplano ng mosque. Yung planning ng ganung klaseng structure, di mo naman kailangang sobrang baguhin. So, isa yun sa nakabawas ng oras ko sa paggawa. Kung ang first year ay gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng Noche Buena, then balik ulit sa pagdadrawing. Nung second year, masasabi kong kahit papaano ay hindi na ganun kahigpit. Kasi nga, sanay na. Ganito na, gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng Noche Buena, mag-status sa FB, tumambli ng malupit, laro ng computer games, then balik ulit sa pagdadrawing. See? Mas marami akong free time. Same din sa New Year. Kung dati ay gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng medianoche, magpaputok, then balik ulit sa pagdadrawing. Nung second year ako, kahit papano ay gawa ng plates, tigil saglit para kumain ng medianoche, magpaputok, tatalon, hagis ng barya, mag-status sa FB, magkakarpintero, then balik tuloy sa pagdadrawing. Dami na dagdag, di ba? That goes to show gaano ako nag-improve pagdating sa speed ko sa pagdadrawing. Third year college. Ay, eto. Medyo di ko to in-expect kasi hindi nagbigay ng plates ang prof namin. Mas madali kasi namin napakiusapan. Sir, baka naman po. Okay. Yay! Ito yung literal na nag-party-party kami sa room dahil sa saya. Di ko alam man na nakain mo nun, sir, pero kung ano man yon. Salamat po. Salamat po sa nakain mo, hindi sa'yo. So alam na, lahat ng gusto gawin, gawin na! Tandang-tanda ko tong Christmas break na to kasi ito yung bakasyon kung saan nakapag-marathon ako ng maraming anime. Mula bago hanggang luma during that time. Ay, pinanood ko. Nakakapanibago lang kasi after ko kumain ng Noche Buena, kumain pa ulit ako. Di ko kailangan bumalik ng drawing table para mag-drawing ulit. Di kita kailangan! Bleh. Tapos nung New Year, hala sige, paputok ng paputok! Mula Pop-Up, Super Piccolo, 5 Star, Sinturon ni Judas, Sinturon ni Lucifer, Sinturon ni Satanas, nawawala na naman sinturon ko. Sa akin rin eh. Goodbye Philippines, goodbye America, goodbye Earth, at kung ano pa mang uri ng paputok, pinaputok ko! Miss ko yung mukha ng kapitbahay naming Marites, pinaputok ko. Hindi, joke lang. Ang totoo niyan, hanggang Pop-Up lang ako. Kasi ayoko pang maputulan ng kamay, no? Hanggat maaari, iwasan po natin magpaputok tuwing New Year.
A gentle reminder mula sa napakagaling at the best, really, really best na si Vince Animation. Thank you. Bukod pa doon, nood-nood lang ako ng fireworks. Then pagbalik ko ng January, may pinapapasa nga pala iba naming prof sa ibang subject. Di ko nagawa. Kala ko plates lang aalalahanin ko. Fourth year college. Ayun, back to reality. As usual, plates na naman. At ang binigay sa amin nun ay hotel sa pagkakatanda ko. Malaking project pero at least by partner yun. Kaya kahit papano may karami sa stress. Isa pa, di na mahirap sa amin tumapos ng plate ng Christmas break. Kasi namaster na namin ng art of not sleeping. Alam na namin mga teknikan lahat-lahat kung paano mapapabilis ang mga gawain. Kaya kumikilos na kami niyan, mga 1 week bago magbalik ulit ang pasukan. Sleep well. So in my case, yung simula ng bakasyon hanggang mag Noche Buena, kahit tumunga nga ako magdamag, okay lang. Di ako pressured. Kahit manood ako ng anime hanggang manuyong mata ko, okay lang. Di ako pressured. Kahit magpaputok ako ng kahit na anong paputok magdamag, okay lang. Di ako pressured. Kaya ko yan matapos 5 days bago mag-submission. At di niya nga po nagawang matapos bago mag-submission. Fifth year college. Napakalupit ng pinagkaabalahan namin nito nung Christmas break. Plates? Hindi. Thesis? Hindi rin. Kung hindi plates at hindi rin thesis, eh ano? Magugulat kayo kasi... Wala pa! Magugulat kayo kasi pag-shoot ng video para sa Noli Metangere at El Filibusterismo sa subject naming Rizal, ang pinagkaabalahan namin... Oh, magulat ka na. Wow. Yes po, opo. Ang tanging minor subject nung huling sem sa aming final year sa college. Di ko nga alam bakit sa 5th year second semester yan nilalagay. Kung kailan busy or abala na kami para sa final defense namin sa thesis, saka pa siya sasabay. Ang thesis kung saan nakasalalay ang lahat kung makakagraduate ba kami o mag-extend pa sa college. Extend pa sa college? Yoko na! Pero ano magagawa namin? Alangan naman, katukin namin yung dean's office at sabihin, Hoy, palitan nyo ito isa naming subject! Hello? May papakika kong estudyante. That's why ginawa na namin siya ng mas maaga ng mga around Christmas break para yung remaining months ng aming 5th year ay ibubuno na lang namin sa thesis. Yung January to March. Well, ang ipinagpapasalamat ko lang dito is na-enjoy ko naman yung buong proseso ng paggawa namin ng video. Para lang kasi kami naglalaro nun habang nagsushoot tapos overnight pa sa bahay ng kaklase. Naalala ko pa nga ako si Elias nun eh. Anong ginagawa mo sa kagubatang ito, Basilio? Wala. Nagpa-party-party lang, tol. Sheesh! Grabe, todo effort kami nito sa pagkakatanda ko. Mula sa costumes, lugar na pagsushootingan, hanggang sa mga props na gagamitin. Ayaw kasi ng prof namin nun na putyo-putyo lang yung gagawin. Gusto niya pag-effortan raw talaga. Ayaw niyang binabaliwala kasi yung subject kahit minor. Okay, naiintindihan ko naman bakit kailangan pag-aralan ang buhay at akda ni Rizal. Importante naman talaga yan para malaman natin ang sakripisyong ginawa ng ating bayani para sa bansa. History din yan eh. Isa pa, mandated by law din kasi kaya wala tayong magagawa. Pero ang sa amin lang sir, i-consider nyo naman pong graduating kami. Huwag nyo na po sana kaming pahirapan. Di kita estudyante to eh. Anyway, so much for that. Natapos naman namin yung final project sa Rizal bago kami maging busy for thesis. At guess what? Sobrang nagustuhan ng prof namin! Wow! Ang ganda! Aba, dapat lang! So what's my personal take sa pagbibigyan ng gawain every Christmas break? Wala. Wala na akong pake dyan. Nakagraduate na ako eh. Hindi, joke. Para sa akin, sarili ko lang naman tong opinion. Sana tanggalin na yung mabibigat na workload tuwing Christmas vacation sa mga estudyante. I think Christmas holidays are meant to be enjoyed by everyone, especially ng mga estudyante, together with their families and friends. Let them have fun na walang ibang iniisip na gawain pagbalik ng pasukan. Isa pa, once na makagraduate ang mga estudyante at nagsimula na magtrabaho forever, di naman na nila may enjoy ang Christmas break katulad dati nung estudyante pa lang sila kasi wala nang Christmas break sa 90% ng mga kumpanya ngayon, no? Kaya ibigay na po natin yun po sa kanila po. Opo. Ayun lang naman. Kung nagustuhan nyo tong video, please leave a like at mag-subscribe sa channel. Bye! Ay, Diyos ko. Sa wakas, tapos rin. Pasensya na natagalan. Alam nyo naman. Ay, ewan ko kung... Hindi ko pala ito nasabi sa YouTube na nagkatrangkaso po ako noong December. As in, pabalik-balik siya. Kaya, hindi rin ako makapagtrabaho ng dire-diretso. Grabe, hindi ko rin ako bakit. Sabi eh, dahil doon sa paglamig ng panahon, eh, parang lumamig lang naman nung Pasko, tapos ngayon, parang init na ulit. Wala lang, sinabi ko lang to para, ang daming re-reklamo na naman dyan. Kuya Vince, ang tagal ng video mo. Bakit itong pang-Christmas ngayong January na dumating? Eh, yun nga, in-explain ko na nga eh. So, ayun. Agree naman kayo sa sinabi ko, di ba? Na hindi na dapat nagbibigay ng
gawain sa Christmas break. Siguro pero na lang kung talagang naghahabol yung prof na wala na siyang choice or teacher na wala na siyang choice kundi magbigay talaga ng gawain sa Christmas break. Ayun. Promise, pag nagkatrabaho na kayo, nakagraduate na kayo, tapos magkaroon na kayo ng trabaho, Diyos ko, walang Christmas break. I mean, pwede kayo mag-file ng leave, pero madalas yan, mag-file ka ng leave mga around ano, December 24 hanggang siguro 26, 3 days. Tapos balik na ulit sa trabaho ng 27 hanggang siguro 29 or 30. Vacation ulit, 3 days. Tapos balik na naman ng ano, balik na naman ng trabaho ng around January 2 or 3 siguro. Oh, diba? Putol-putol. Tapos pagbalik pa pa, mas nakaka-stress kaya ang trabaho kaysa school works. Tsaka professional world na yun, kaya mas malaki na yung stakes pag nagkamali ka sa gawain mo, 'di ba? Kaya you can afford to make mistakes, oh, 'di ba? English. Ayun lang. So, wala na. Kung may makakapanood na prof or teacher nitong nitong content ko, sana po lalang. Huwag niyo na po sila bigyan ng school works. Pero kung bibigyan niyo, okay. Bigyan niyo po. Wala naman po akong magagawa. Yun lang. Bye-bye!